welcome to my guys. Hello mga langga, today is Sunday. Ayan, at magbibideo tayo ng a day in my life. Char. Ayan mga langga. Kasi nga, may video ako ngayon kasi walang tao dito. Ako lang mag-isa. Kasi today is Sunday. Siyempre, sabi ko na kanina, diba, happy Sunday. Tapos, kasi ano, birthday ng amo ko na babae sa Tuesday, so magku-cruise kami. Hindi kasama yung asawa niya kasi syempre mayroong trabaho. So nilabas nila yung mga bata. Ayan, magsi-celebrate sila. Hindi ako kasama, char. Kasi nga kasama din naman ako dun sa ano, sa cruise. Ayan. Tapos hindi, kasi itong dalawang lalaki naman, yung dalawang alaga ko na lalaki is mayroon siyang piano. Tapos yung lalaki ko na amo, i-date niya yung si Purangday. Ayan, kasi okay na siya, wala na siyang sakit. Kaya ito na mga langga, ayan, maglilinis-linis tayo ng ating CR. Ayan. Actually, CR yan sa master bedroom. Ayan. Ito talaga yung buhay OFW langga, no? Grabe talaga, ang hirap-hirap. Alam mo ba, sa araw-araw, parang pagod na pagod ka, parang gusto mo magpahinga, parang ganun, tapos parang hindi pwede, gusto mo umupo, hindi pwede, kasi kailangan kong gawin to mamaya, darating sila, o mamaya, ano sasabihin nila, nakaupo ka lang, o ganun, diba? Pero actually, dito naman sa akin, yung amo ko naman, pinapabayaan niya lang ako, ayan, hindi yan siya nag-uutos, yun yung dito sa akin maganda, kasi hindi yan siya nag-uutos, kahit makalat yung bahay, hindi yan siya nag-uutos na ano, na linisin mo to, ligpitin mo to, madumi, ayan, hindi yan siya nagsasabi, wala siyang pakialam, tapos kasi alam niya naman na gagawin ko din naman yun, diba, tatrabahuin ko din naman yun, pero mag-antay lang siya, kasi syempre, may mga bata, pero since talaga before, last, ilang taon na ba ako sa kanila, mag-8 years na ako dito sa kanila, mga langga, tapos, yun yung maganda. Tapos, yung amo ko na lalaki din, hindi rin siya nag-uutos. Alam nyo ba, pag may hinahanap niyan siya, hindi yan siya nagsasabi na, asan yung ganito ko, asan. Talagang hanap lang siya ng hanap. Tapos, minsan, pag napapansin ko siya, tatanungin ko siya, sasabihin ko, ano hinahanap mo, sir? Gaganoon ko. Siyempre, sa English, hindi mo kaintindihan ng Tagalog, diba, mga langga. Tapos, ayun na nga, tapos, yun, sasabihin niya sa akin, ganun yung maganda dito. Tapos yung ano ba, yun lang. Pero syempre mahirap din kasi Monday to Friday pumupunta yung pamilya ng babae dito sa bahay na to. Hindi lang yung lolo at lola, okay? Hindi lang yung parents, lahat ng kapatid niya, pati anak, pati asawa. Monday to Friday, dito sa kumakain ng dinner. So, kailangan kong magluto, mga nasa 10 person yung magluluto ako. Araw Monday to Friday, yun lang yun. Yun lang yung medyo mahirap. Pero okay lang naman kasi nakasanayan na. So, sabi nga nila, kung happy ka sa work mo, kahit ano pa yan, diba, okay lang sa'yo, diba? Kasi yung iba minsan, mga langga, yung mga helper dito, mga langga, mga Pilipino, yung, diba, mayroong mga group page, mga langga, nagiriklamo sila na ganito, yung parents, hindi, wala naman sa kontrata nila, na ganito. Oo, wala nga sa kontrata natin yung mga langga, pero ang sa akin lang is pakikisama, 'di ba? Pakikisama yung trabaho, yung pinunta natin dito trabaho. Oo nga, hindi natin trabaho na ipagluto sila, pero mga langga, yung pakikisama kasi napaka-importante 'yan. Napaka-importante talaga 'yan. Kasi wala tayo, hindi tayo yung amo. Tayo yung katulong, tayo yung helper. Ayan, tayo yung makikisama. Kasi sila yung nagpapasahod sa atin. Oo nga, hindi natin trabaho na pagluto sila. Pero ipakita naman natin na be grateful naman. Kasi kung nakikita nila na okay lang sa'yo, mabait ka, magiging mabait din sila, diba? Kaya, ayan, pwede naman tayo magreklamo pero sa sarili lang natin. Tapos sa pamilya natin sa Pilipinas, na ganito, ganyan. Pwede natin hindi naman reklamo, parang kwento lang. May mapagsabihan ka lang ng sama na loob. Pero huwag kang magtitiwala sa mga kapwa mo Pilipino na mga katulong, mga helper, o nga, katulong din naman tayo, ano ba tawag sa atin? Huwag kayong magtitiwala, mga langga, na sabihin na
kasi may nangyari na yan dito, yung amo ko ganito, yung amo ko ganyan, ganyan, masama yung amo ko, hindi ako pinapakain. Mga langga, may mga Pilipino kasi na yung concern din sila sa'yo, sila yung nag-report doon sa MOM. Sila yung nag-report. Tapos, syempre, mayroong nangyari yan dito, ayan, may nag-report, ayan, kasi sabi na katulong ito, ganyan. Ito, yung isang Pinoy naman, syempre, nag-report, diba? And mga langga, thank you for watching my video. See you next time.